So guys, welcome once again to Tess Rana's channel. So for today, gagawa naman tayo ng paborito ng lahat, ang takoyaki. Ayan. So ito ang mga ingredients na gagamitin natin. So gagamit ako ng 2 cups all-purpose flour. And then 4 eggs. 4 eggs, and then gagamit din tayo ng dashi, flavoring yan, dashi. Ginagamit yan sa paggawa ng takoyaki. Yan tinatawag na dashi, flavoring yan. And then, for the other ingredients, ito yung ating baby squid. Ayan. Pag hiniwa natin, ganyan kaliliit. So, ayan yung squids natin. And then, meron tayong minced carrots. Then, cabbage. Hiniwa na maliliit. Spring onions. And then, for the sauce, gagamit tayo ng ketchup, soy sauce, sugar, and then, iodized salt, black pepper, and then, gamit din tayong oyster sauce. And then, for this slurry, so ito yung gagamitin natin, cornstarch, para lumapot ang ating sauce. So ito naman ang ating takoyaki pan na gagamitin natin. So ito ang ating mga ingredients. So guys, start na tayo gumawa ng ating batter. So, sa 2 cups na all-purpose flour, lalagyan natin siya ng 4 eggs. Lagyan natin siya ng 3 cups ng water. Room temperature lang yung water na nilagay natin. So, yan. Lagyan natin siya ng 1/2 teaspoon na salt. And then, 4 teaspoon of sugar. 4 tablespoon of sugar. Let's mix well. Kailangan natin i-mix siya maigi. And then, so ilagay na natin yung ating dashi flavoring. Nabibili ito sa Japanese store, yung dashi flavoring na yun. Sa sachets, available din siya in sachet or in small bottles. Kailangan matanggalan yung lumps. Pwede rin kayong gumamit ng blender para mabilis, pero okay lang kung whisper. Okay lang. Basta tanggalin lang. Basta matanggal ang kanyang mga lumps. Okay lang. Kay whisker or blender. Pwede. Thank you.
add in din tayo ng ating ground black pepper ng 1 teaspoon. So, okay na guys. Okay na ang kanyang consistency. Achieve na natin ang ating gustong consistency ng butter. So, okay na siya. So guys, upon mixing, lagyan na natin siya ng ng 1 tablespoon of baking powder. Then, mix natin para umalsa ang ating butter. So, mix it well. Okay na yan. Okay na ang ating butter. Okay na ang kanyang consistency. So, for the veggies, lagyan natin ang ating chopped cabbage. Lagyan natin ang ating chopped cabbage. At ubusin. Then, ating chopped carrots. Then, onion leaves, chop onion leaves. Lagyan lang natin siya ng 1/2 teaspoon ng salt. Mix lang natin ito. So, sa veggies, ito ang ating squid. Yan ang ilalagay natin mamaya. Squid. Haluan natin yan ay squid. Ang flavor na ating takoyaki ay squid. Pwede rin kung kayo kumamit na sausage, ham, or crab sticks, pwede rin. Pero sa akin, mas masarap kung squid ang halo natin. So, set aside muna natin ang ating squid and ating mga veggies. Lagay tayo ng 2 cups of water. Room temperature lang siya for the sauce. And then, lagay natin ating tomato, ketchup. This is around 3 tablespoons. 3 tablespoons of tomato ketchup. Then, lagyan natin siya ng 4 tablespoon of soy sauce. 2, 3, 4. Then, lagyan natin ng konting 1/2 teaspoon of salt, and then sugar. Tingnan natin. Add in natin yung sugar. Mix muna natin siya. And then around
lagyan natin siya ng 4 teaspoon na 4 tablespoon of sugar. 2, 3, 4. Mix natin siya maigi. And then the oyster sauce. Itong per sachet is equivalent to 1 tablespoon. So around 3 tablespoons of oyster sauce. Lagay natin. So, mamaya, lalagyan natin siya ng cornstarch. Pagka ininita natin siya, later na natin siya lalagyan ng pampalatot. So, mix na lang muna natin siya for the meantime. Then, set aside muna natin. So, guys, mag-start na tayo mag-luto na ating takoyaki. Pinutan na din ang bata ng bayan. Pasok natin yung mga na yan, pasok natin yung mga veggies na hindi nakapasok kanina. So guys, okay na ating takoyaki, luto na siya. So for the meantime, balikan natin ang ating ginawang takoyaki sauce, sasalang na natin siya. Ito na yung tinimpla nating takoyaki sauce kanina. Ang gagawin natin, pakuluan natin siya, halo-haluin. Yan. Pakuluan natin ng konti. Yan, yung ating takoyaki sauce. Ito yung kinumbayin ko kanina, yung soy sauce, yung ketchup, yung sugar, yung oyster, tsaka salt. Ngayon, para lumapot, lagyan natin siya ng 2 tablespoons na cornstarch. Dinilute ko sa water. Ang tawag ngayon dito is slurry. Nilapot na siya mayroon. Ito na at
natin takoyaki sauce, guys. Dapat na niya. So guys, eto na ang ating takoyaki. Ayan, na-design ko na siya. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa siya. So, didrizzle lang natin siya ng ating takoyaki sauce na ginawa. Then, didrizzle natin siya ng ating fish flake. Ito yung parang hinangin, dilipad-lipad siya. Maganda yung marami siyang fish flake para maganda tingnan siya, para masarap. Para masarap siya. Pantay. And our mayo. Yan. Authentic takoyaki by Tess Rania. So, ayan na ating takoyaki, guys. So, tikiman portion na naman. Bayan. Sarap. Kulang na lang coke. Tsaka, hanggang pa siya sauce. Ganyan siya sarap. So, guys, thanks for watching. So, I hope you like and subscribe. Thank you. Bye.